kasama po natin once again ang ating suki na talaga naman sing ganda ng umaga. Of course, walang iba kundi si Ms. Sheila Viesca. Wow. Siya po ang ating personal effectiveness coach and corporate communications guru. Good morning, Ms. Sheila. Ma'am Sheila, good morning. Sheila. Good morning. Hi, Una. Happy good morning. Wednesday and good to see all of you. Yes. Welcome to the show once again. Kagandahan, ganda naman ang intro. Thank you. Alam mo naman, kailangan happy-happy lang tayo. Alam happy naman, vibes, no? Diba? Oo, good vibes tayo ngayon. Yeah. It's all about the GVs today. Yes. So speaking of happy, no? Mukhang happy yung pag-uusapan natin ngayong Wellness Wednesday. How to be happy in tough times. Ano ba yan, Ma'am Sheila? Yeah. Paano ba magiging happy tayo? Okay. Well, hindi natin ma-exhaust talaga ang importance ng happiness, especially during these difficult times. And we have to discuss this, happiness in tough times and difficult times, because researchers have found that happiness leads to a wider range of benefits. Para saan? Para sa performance natin, sa trabaho, sa health, para sa relationships natin, and so many more. So, definitely, when you talk about happiness, maraming kasunod yan, like our ability to overcome our challenges, our ability to see life differently, and to build stronger, substantial relationships. Napakaganda nun, ha? Para napakadali, no? Napakadali na maging masaya, pero para napakahirap minsan gawin. Ano ba yung mga steps, yeah, Michelle, para ma-achieve natin ito, no? How to be happy sa oras ng paghihirap, no? Sa oras ng kalungkutan, ano ba yung mga pwede naming magawa? Yes, thank you for asking that, Ikay. And this is definitely something to discuss, because meron tayong negativity bias. So what does that mean? People are usually drawn to pondering on the negative situations in their life rather than the positive. Kaya paminsan-minsan, pag nakakarinig tayo ng paano ba gagawin natin, nakakatulong talaga. So, alam na natin to, some of them are cliched expressions, but they're helpful when we articulate them. So, lagi natin na nababanggit in many different topics, avoid comparing yourself to others. Kasi yeah, if you do that, other people will be more than you and less than you, have more than you, have less than you. You will definitely not find that joy, that inner peace even. So, siguro, ang kasunod niyan, be able to step back from social media. Kasi, kung makikita mo na may mga engrande or sobrang grandiose na happenings that are reflective of just a dimension of people's life, baka yun ang akalain mong pwede mong maging point of comparison in how to live your life. So, together with that, hindi kailangang salita ka ng salita, reflect on your own, maybe take a break from the phone, from conversations, and be able to allow your mind to wander kung ano pa yung pwede mong gawin during your day. Ang hirap din ngayon, no, makasama yung mga kaibigan natin, and for the single ones to go out on a date. But we can always take ourselves on a date. I-date mo yung sarili mo. May mga restaurants na na-open eh. Order that expensive drink, that coffee, diba? Have that peaceful dinner with yourself. And on your spare time or find time, to inspiration ko si Rina, find time for physical exercise. So hindi lang yung mental exercise, emotional exercise ang important. Galaw-galaw pag may time. Because definitely during those sessions, kahit hindi ka nag-iisip, you end up feeling good. And siguro, maraming gym ngayon ang sarado. Diba? We can always walk, spend time with nature. Whatever you have in your environment na pwede ka makapag-inhale, exhale extensively for 15 to 30 minutes, that's good. And because your happiness should not be anchored on anyone or any situation, correct. Matuto ka rin na ma-appreciate yung perks of being alone. So, hindi kailangan magulo or nagtatawanan lahat. Hindi kailangan may entertainment, although that helps greatly. But happiness, well, it's a decision that you make
And it's something that you can do on your own. Whatever the odds, regardless of whatever is happening around you. Gusto ko yan, ah. You can be alone but not lonely. Napakaganda nung sinabi mo, Michelle. Napakaganda. Ako, yeah. Ma'am Sheila, I have a question. No? Bakit kaya, napapansin niyo po ba, yung mga walang-wala sa buhay, sila pa yung mas masaya compared dun sa mga may capability to be able to pay? Kasi the more that they are capable, the more that they want more. Ito namang lesser lang yung capacity nila to be able to buy things, sila pa yung mas masaya sa buhay. Bakit po kaya ganun, no? Yung parang hindi yung mas may capability sila to buy things, mas hindi sila kontento sa buhay. Parang ganun. Napapansin niyo po ba yun, Ma'am Sheila? Yeah, that is definitely true. Yung for instance, without naming the countries, no? May mga matataas na suicide rate in some countries, although they are economically affluent or more well-off, people are provided. Our brains naturally respond to more positive events than negative ones, and vice versa. Pero as a result of the circumstances that we have and that we're able to discern, mas nasa stretch natin yung capacity to appreciate everything that's happening, to ponder on not only the things that we have, but how the things that we don't have make us happier and stronger and more alive. So, nakakatulong rin yan. Pero it's really all about perspectives and our ability to choose what we're going to feel. Yun lang nga, tama si Rina, may training talaga. Kung mas marami kang crisis situations na napagdaanan or kinaharap sa buhay, then you're able to look at the better aspect of the many personal realities that you have. Sabi nila, happiness daw is just a state of mind. Na depende kung paano ka mag-iisip, anong side. Kunwari, kasi ang hirap maging masaya, Michelle, during this time. For example, yung tatay na wala ng trabaho, walang maipakain sa kanyang mga anak. So how can you be happy? Diba when you sleep at night, gutom kayo, maybe konti lang or baka wala talaga kayong nakain. And then matutulog kayo, iisipin mo bilang tatay, bilang nanay na nagpo-provide for the family, for the children. Kinabukasan, wala. Ano na naman kaya yung ihahain ko sa mga anak ko? So it's really very hard. Pagka ganong mga situation, Michelle, how can you still be happy na alam mong ang pinag-uusapan na natin dito ay sikmura na bilang ikaw, baka kaya mo magtiis, pero yung mga anak mo, paano kaya yun? Yeah, that's definitely the reality that many of our many of us are dealing with these days. So, hindi sa lahat ng pagkakataon gigising ka with the right attitude or with the right mindset. Totoo naman yan. Totoo. Well, happiness is a choice. Minsan, yung mga options natin to look at the bright side. Limited. Oo. So, be able to ask yourself the right questions. Kasi pag tama yung tanong mo, makukuha mo yung sagot na makakatulong sa'yo to get out of that rut or to be able to deal with that situation more sensibly and more intelligently. And thus, kung nandiyan yung pamilya mo, kasama mo yung mga anak mo, you would be able to create a positive environment to live in. At mas madaling maghanap kung saan kukunin yung pagkain. Diba? And in that case, matututo ka rin magpasalamat na magkakasama kayo. And you can focus on solutions. Kasi the more important things in your life are still there. You have your values intact, your family is safe, and you are complete. Pwede kang marami ka pang options outside that box that you're moving in. So, ang makakatulong dito talaga yung optimism, sinasabi natin, no? Which is true. But it's really that attitude of expectancy. Yung minsan na sinasabi natin, mag-focus ka sa present. Live in the moment. Yes. Pero at times, when the situation is critical or tough, magkaroon ka ng attitude of expectancy. Ano pa yung pwedeng mangyari? Ano yung maganda na pwedeng magawa
out of this situation that you have right now, because that's the only way you can control the situation and somehow stop worrying about what you don't have and what you're not able to do, and focus more on the possibilities that are actually right there in front of you. Oo. So, syempre, mas naman gawin to. Yeah, kaysa sabihin. But it pays to articulate this, Beth, diba? It pays to talk about this. Kasi if you're right there in that difficult situation, hindi madali na lumabas dyan sa tunnel vision. Nakafocus ka dyan. Yung iba naman, Michelle, the other way around, they have everything. They have everything, but ang pakiramdam nila, tough pa rin yung buhay nila. Uh-oh. Na parang wala pa rin, hindi pa rin sila masaya. Something is lacking. Parang merong something. Alam mo yun, they have everything. May pera sila, may pambili sila ng pagkain, they have their family, pero parang may kulang. Diba may mga ganun? Mm-hmm. Parang hindi pa rin yung happiness, nagdadalaga ako ah. Sorry ah. Yung happiness hindi complete. Bakit ganun? Parang tuwing gigising na lang din sa umaga, ito na naman yung buhay ko, ganyan. Bakit ganun? Bakit? Ano kaya yung pwede namang gawin itong mga tao na to? Exactly. Naman maging masaya wherein they have everything that they need. They can buy everything that they want. Pero walang happiness sa buhay, Sheila. Mm-hmm. Yeah, well, that's a valid situation, Beth, ha? Kasi itong positive psychology, optimism, positive thinking, talagang nangyari to just several decades ago, siguro mga 20, 25 mm-hmm. years ago. Tapos ang dami na natin books na nabasa on being happy, how the how of happiness. Now, what these books are teaching us is that when you are positive about your realities, you will be happy. But the other truth there is not everything positive can make us happy. So, totoong nangyayari na kahit nandyan lahat nung pwede mong ipagpasalamat or ikasaya, you end up feeling incomplete, diba? Unhappy, and even helpless. So, siguro isipin din natin, happiness and meaning are not the same. Magkaibang bagay ito. Because when you're working on getting yourself out of the rut, yung psychologists may sinatawag silang dalawang klase ng happiness eh. Ang categories daw niya yung hedonic experiences or eudaimonic experiences. Tapos sabihin na lang natin yung medyo type A, yung pagkain mo ng masarap, paglabas mo ng bahay, pagpasyal mo, pakikipag-usap mo sa mga kaibigan. So, you can draw a certain level of happiness there. Pero, yung meaning, not necessarily as complete for you. So, karaniwan, yun ang hinahanap natin, lalo na when we're reflecting on our life circumstances. So, ang kailangang source of happiness natin are those that give our life meaning. Make you more of who you are, allow you to find your passion, to find your bliss, and to be able to do more than what you are currently doing. So, titimbangin mo kung ito bang reason mo for not being very happy with your situation is that you're not doing enough of what you're supposed to be doing in terms of finding meaning in your life. Meron na mga books din, no? Yung, ganda niyan, ha? Money can't buy happiness, no? Totoo yun. Totoo. Baka ano, Michelle, baka dun sa mga meron, baka kailangan lang nilang mag-share, no? Try lang. Try lang, baka dun maging complete or maging mas happy sila, no? Or baka makita nila yung happiness na mag-share dun sa mga nangangailangan. When they see their self na helping others, namimigay sila ng yaman nila, namamahagi sila, nag-share sila. Baka by through that, makita nila na ito pala yung kulang sa akin. Ito pala yung makakapagbigay sa akin ng happiness talaga. Na I have everything, I can't be happy, but by just sharing it to other people who really needs, yung who really need ng mga food, mga shelter, or anything that they can share sa ibang tao. Baka yun, ano, pwede din na makasumpong sila ng kaligayahan sa ganoong gawa. Nakatikim ka rin, ano?
speaking of books pala, no, gusto ko lang i-share sa inyo. Recently, I've read yung The Power of Now ni Eckhart Tolle. Na parang it teaches you how to have inner peace, how to have happiness, how to focus on the present moment. Na the future has a problem of its own. So don't, parang wag mong problemahin yung future mo. Just focus on the now right now. And then, parang it teaches you how to be more closer to yourself, finding inner peace, inner happiness, and finding God in the center of your life. Parang napakaganda nung book na yon. Talagang parang it comes me down. Si Ayan kasi yung nag-recommend sa akin ng book. He has a book here sa bahay. I'm not a book reader, but yun nga, during those times na I felt really down during this pandemic, parang sabi niya, you try to read this book, it's really, really good. Ngayon, binabasa ko siya. I'm about to finish yung last chapter na it really, really helped me a lot talaga. Napakaganda ng book na yun. Na tama ka dun sa lahat ng sinabi mo kanina, being contented, finding happiness for yourself. Nandun lahat yun. Diniscuss niya yung step-by-step process dun. Napakaganda ng book na yun. Yung The Power of Now. Yun. Ako rin, meron din akong gustong i-share. Totoo yan, ano? Totoo yan. Napakaganda ng mga payo, ninyo, yung mga share ninyo. Yes. Ano to, Miss Sheila? Merong nagpayo sa akin, Miss, ano to, recently, na sinabi niya, some people deny themselves to be down. Diba? Na parang they think of the negativity as something na negative talaga. To the point na parang, alam mo yon that, na because you always want to be happy, na umaabot ka na sa point na hindi ka na pala happy, diba? And then this person said to me na allow yourself to acknowledge whatever you're feeling, to allow yourself to be down in order for you to lift yourself up. And then parang it made sense na ano na, you don't have to, na not everything has to be bright all the time. Na it's okay na ayoko naman sabihin yung cliche na, no, yung parang yung series na pinapanood natin. It's okay to be okay. Pero which is true naman. Totoo, which is true. Kasi, alam mo yun, some people always want to be the sunshine, di ba? They always want to be the bright person in the room because that's their personality. And then, nung in-acknowledge mo yung the situation that you're in, that you're stuck in a rut, that everybody has going something and then you're not because you're limited, you're stuck in the situation, to acknowledge it and alam mo yon, na sabihin sa sarili mo na this is not going to be forever, di ba, na hindi lang ikaw, parang sinabi natin kahapon, di ba, na hindi lang sa'yo umikot yung mundo, di ba, na hindi lang pala, you know, na sometimes you have to listen to others and to not just listen to yourself kasi you get to see the bigger picture, na alam mo yon na life may be tough, but you know, God is tougher, and in time that you will be tougher and then your life will get better, na parang salamat sa lahat. Yeah. Minsan na-appreciate mo yung ano eh, yung you listen to others, you know, you listen to yourself and then you listen to the views of others. You really get to see the bigger picture and kinakaya mo, di ba, na you actually get to be happy in tough times. Kasi it's okay not to be okay. And yes. It's okay. Kasi even, di ba, sabi nga nung song, even heroes have the right to bleed. Hindi naman tayo hindi naman tayo perfect. Walang perfect. Totoo. Diba? Yeah. Totoo. Diba? Virtual hug sa'yo. Naiyak ako sa bayan. Yes. Diba ko, if you feel sad, diba, I always tell you, if you want to cry, cry. Cry if you must, but do not dwell. Kasi walang mangyayari, diba? Totoo, kasi kapag tinodo mo ng inano yan, malulunod ka talaga. Naku, mahirap na pwede nga yung mga estero ngayon. Pwede yun. Pwede mapagod. Pwede pero walang sumuha. Oo. Tapos after nun, tama ka. After nun, you can be happy after. True. Si Kai Bethlehem would like to see you. On this point, human nature is such that we tend to focus really on the bad rather than the good. So, pag hindi ka naman na pwedeng happy all the time, hindi ka naman ganun pa-special, di ba? We tend to spend more time and effort remembering what makes us unhappy rather than the things that bring us happiness. That's the fact of life. Pero, at this point, kailangan paalalahanan natin yung sarili natin. It's those negative emotions that have made our life better. It's those critical points that made us ponder to change course. Diba? That prodded us stronger. To take the road not taken. To strive in life. Less travel.
Oo. Correct. So, although most of us might prefer to be happy all the time, it's good to also reflect on the things that don't make us happy, on the things that make us feel alone, depressed, kasi dun tayo magki-kick off kung paano natin mas ma-absorb yung mga lessons in life and be the better person in dealing with the situations. Talagang hindi sa lahat ng pagkakataon makakita ka ng maganda or source of happiness from the situations in your life. So, I'm very happy that Tika mentioned that kasi lahat tayo nagdadaan sa mga ganung points. Even those of us who are usually smiling all the time or giving joy and happiness to others. Sabi nga ni Da Vinci, I will never forget this in one of my readings. The higher the sensibility, the deeper the pain. The higher the sensibility, the deeper the pain. So, yung mga magaling magpatawa, yung mga kinakatuwaan natin, they're not necessarily the people who are happy, yes? Because they are able to discern it. So, sila yung mga pinagdadaanan, but they're able to channel that. And tama si Beth, those are the times binibigyan natin yung ng deadline ang sarili natin. Yeah. And I would like to say talagang totoo yung sinabi ni Rina about that book, The Power of Now by Eckhart Tolle. Yes. And if you're not a reader, i-download mo yung audiobook. Maraming audiobooks na yun. Yeah, but this book in particular helps you reflect on what you are dealing with right now and helps you realize na yung tao pala na malungkot ngayon, na you are not happy right now, may side pala na pwedeng maging masaya. So, iwan mo muna yan, paminsan-minsan, be okay with being that person who is happy para pagbalik mo, you have your the full dimension of your personality dealing with your situations responsibly. So, hindi ka lang isang aspeto ng pagkatao mo. Correct. Siguro, if you learn how to be appreciative, ang kasunod ng happiness, yun when you appreciate even the little things that other people do for you, magiging ano ka na eh, yung happiness mo magiging iba yung level. And bilang plantita, sabi niya, count your garden by the flowers and not by the leaves that fall. Diba? Be positive and be appreciative. And then siguro le-level up yung ano mo, pagiging happy mo in life. And we talk about that happiness being a choice, happiness being a decision, a mindset. It's a state of mind. Yes. And happiness is a habit. So it starts with a small habit. True. Yeah, kahit yung pagbibigay, iba, pagtulong sa iba, ano, nabanggit mo kanina, Beth. It starts with small steps. Kung hindi mo pa nagawa na mag-donate nung talagang lahat ng pwede mong i-donate na nakatambak dyan sa cabinet mo, dun sa isang kwarto na may border ka na puro gamit, no? So, paunti-unti. And maybe what you can also evaluate, yung pinagbibigan mo ba, kailangan ba nila yung binibigay mo? Mm-hmm. So, isang little effort pa yan. O magagamit ba nila? Ngayon, kung feeling mo naman, pwede nilang gawing source of income yung naipon mo for 20 years na mga damit, o di, ibigay mo na. Grabe. Alam mo, Michelle, sa giving, yung mga ganyan, sa pagbibigay ng mga gamit, iba kasi hindi ma-let go, no? Kasi of course naman, we cannot blame them. May sentimental value. Pero ako dalawang bagay, Michelle. Kung isang taon ko lang di naisip, yung alam mong parang, ay, hindi ko na nga maalala na meron ako nito. Then, ano na yun? Pwede ko na yung ipamigay. Tapos iniisip ko na, I have to free up some space in my closet para merong space for the new ones. Diba? Nakatulong ka na, tapos nakaluwag pa sa'yo kasi hindi ka kadadagdag ng kalat dun sa, ano, sa kukuhanin ng, ano. Hindi ka masyado magiging hoarder, diba? Hindi ka na makakadagdag pa doon sa mga kasi kung if you don't need it, you'll just throw it, diba? Kung wala kang mapagbigyan. Pero meron at meron. May mga ampunan, merong mga simbahan na nangangailangan ng mga, may mga donations, just find some. Marami po. Pati mga libro, diba? Marami. Yeah. And you can help. Yeah. Yeah. And things will run their course pag nagawa mo 'tong mga bagay na 'to. 'Di ba? Pag hindi
hindi ayon sa gusto mong mangyari yung mga happenings in your life, then you just want to cruise. Ayaw mong magkaroon ng mga life-changing decisions. Pero pag inalis mo yung clutter sa paligid, yung mga hindi mo kailangan isipin, hindi mo kailangan gawin, hindi mo kailangan fixin, or excess baggage. Oo, mga excess baggage. You can definitely let things run their course. So always wonderful, no? Oo, yung solutions, hindi lagi yan nakaharap sa'yo. Minsan, hahawiin mo kung ano yung mga nakakagulo. And in doing this, you can focus on what you can affect. You can focus on what you can work on. You can focus on what you can make more beautiful. And people, you can make happier. Napakaganda. Nice, I love it. Hingin na natin contact details ni Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, yung mga gustong makipag-ugnayan sa inyo for courses na ino-offer po ninyo, saan kayo pwedeng matagpuan? Yeah. Thank you, Beth, Rina, Kikai. They can reach us at www.talktalk.ph for our leadership and communication programs. We also conduct customer service leadership skills for all levels of the organizations, and personal effectiveness courses, of course. Our numbers are 0917-877-5588 and 0917-894-5588. So they can check out our social media channels. Don't worry, sasaya kayo pag chinek niyo yung Facebook and LinkedIn, Instagram. Totoo yan. In the Vesta Talk Shop. Yeah, and as always, ladies, thank you very much for sharing the conversation with me, for allowing me to be part of this engagement. Beth, thank you for all your practical tips. Rina, for the life references and reading references. And of course, Kikai, for being able to share your significant life experiences in relation to the many topics that we've been discussing here. Siyempre, sharing is caring tayo dito. Pleasure is ours, Sheila. Thank you so much, Miss Sheila. Pleasure po. Thank you. Thank you so much. Ito talaga yung dahilan, di ba? Happy Wednesday. Happy Wednesday. At good morning sa'yo, ha? Good morning. Love, love, love. Totoo yan. Yeah. Totoo. See you next week, Miss Sheila. Thank you. See you next.